Mabagyong araw sa inyo, mga kababayan ko. Nandito tayo ngayon sa labas ng karsada upang ipakita sa inyo ang kasalukuyang nagaganap sa paghugupit ng bagyong Julina dito sa bayan ng Indang, Cavite. Napakalakas ng buhos ng ulan at may kasamang pagbugso ng malakas na hangin. Nandito tayo ngayon sa Balagtas Street Corner, Iluna Street sa Barangay Poblacion 2, Indang, Cavite. At kung makikita ninyo ay itong mga kanal ay halos umapaw na rin sa lakas ng tubig na bagos-buhos ng ulan. At ito ang kalukuyang mangyayari dito. Napakalakas ng hangin. Hindi lang masyadong makita sa video kami yung pag-alimpuyo ng hangin na sumasambulay sa mga dahon, sa mga puno. Ayan po, wala na pong katao-tao dito ngayon. At lahat po ay pinag-iingat. At ang tabayanan po ninyo ang mga sunod na ulat. Meron pong mga ulat ang ating mga field reporters na ating mapapanood sa oras na ito. Sa paghugupit ng bagyong Julina, kasama nating nakantabay pag-uulat ang ating mga masisipag na field reporters na sina Sheila Alegre na nasa Poblacion 2, Andre Miranda na nasa Poblacion 3, Edmar Pareño na nasa Barangay Alulod, Jan Lord Vidalio na nasa Puyang Malaki, at may kuhang video rin sina Ken Cosino mula sa Tambong Malaki, gayon din si Melvin Asas mula sa Mahabang Kahoy Serka. Ating panoorin. Sheila Alegre mula sa Poblacion 2, pasok, ibalita mo na yan. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ng bagyong Julina sa ating barangay sa Poblacion 2, Indang, Cavite. Pinapayuhan ng lahat na mag-ingat at manatili sa ating mga tahanan para sa ating kaligtasan. Mula sa Barangay Poblacion 2, Indang, Cavite, ako si Sheila Alegre, nag-uulat. Panoorin naman natin ang buong video ni Melvin Asas mula sa Mahabang Kahoy Serka, Indang, Cavite. Tingnan naman natin ang sitwasyon sa Barangay Poblacion 3 mula sa ulat ni Ka Andres Miranda. Paret, yun na rin ang panahon sa Poblacion 3. Sa kalukuyan tayo nagpapalikas ng mga tao sa nasa delikadong lugar gaya ng Sibol. Nag-update kami habang hindi pa masyadong kalakasan yung ulan. May kuhang video si Ken Cosino mula sa Barangay Tambong Malaki sa Indang, Cavite. Ating panahon. Ako naman tayo sa Barangay Hulunod, Indang, Cavite. May ulat si Edmar Pareño. Pasok! Magandang araw at maulang araw sa iyo, Karets. Nandito tayo ngayon sa Barangay Hall ng Barangay Hulunod upang i-monitor ang sitwasyon ng bagyong Julina. At mamaya po ay tayo ay mag-ikot-ikot para malaman natin ang iba pang mga pangyayari at mga mangyayari dito sa ating barangay, dito sa Barangay Alulod. At kanina ay kasama ang ating butihing barangay captain at ang ating mga barangay tanod na sila ay nagpatrolya na. At mamaya po ay ulitin uli natin ang ating pagpapatrolya upang makita natin ang sitwasyon dito. Ibig sa lahat yung mga nalalaglag na mga sanga ng punong kahoy na kalimitan na sa mga ganitong pagkakataon at bagyo ay nangyayari ang mga ganitong sakuna. Kaya ngayon pa lang ay pinag-iingat na po natin ang ating mga kabarangay dito sa Barangay Inlod na nawa po ay kayo ay tumigil muna sa inyong mga tahanan upang makaiwas po tayo sa disgrasyang maraming mangyari at higit sa lahat para tayo ay nakaiwas na rin sa pandemya ng COVID-19. At muli, ito po si Kagawad Edgar Pareño
ng Barangay Alulod, nag-uulan. Mula sa kanyang Facebook account, John Rule Crasino, ito ang kalagayan ng Barangay Limbon, may baha sa karsada. Puntahan naman natin ang Barangay Guyang Malaki, may ulat si Denlord Vidalio. Pasok! 2021 ng Setyembre a 8 nang maramdaman dito sa Cavite ang lakas ng pagsika ng Bagyong Julina. Makikita natin ang lakas na dala ng hangin at ang ulan na maaaring makapagpabaha sa mga mabababang lugar dito sa Cavite. Kasalukuyan nga nawalan pa ng kuryente dito sa aking barangay dito sa Guyang Malaki ng Cavite at patuloy natin inaalam kung ano na ang sitwasyon sa labas ng barangay. Nakataas naman sa alert level 2 ang lalawigan ng Cavite kung saan inaagahan ang mas malakas pa at mas matinding buhos ng ulan sa lalawigan. At iaabisuhan naman ang mga residente dito na huwag muna lumabas at manatili na lamang sa kanilang ilang tahanan. Sa pamamagitan ng cellphone, ating saglit na nakapanayam ang butihing ama ng ating bayan ng Indang, si Mayor Perfecto V. Fidel. Ayon kay Mayor Perfecto Fidel, kinakailangan ang mga Indangin yung manatili sa kanilang mga tahanan. Kinakailangan na tayo'y patuloy na mag-ingat sa panahong ito na tayo'y binabayo ng Bagyong Julina. Samantala, ayon kay Mayor Perfecto Fidel, nakantabay ang ating LGU sa mga kaganapan sanhi ng Bagyong Julina. Inatasan din ni Mayor Perfecto Fidel ang ating Indang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa pamumuno ni Sir Romel Pintin na maging alerto at kumilos kung kinakailangan. Samantala, ayon naman kay Sir Romel Pintin, ang ating hepe sa Indang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, na natili silang alert at nakaantabay sa anumang maaaring maganap sa panahong ito ng bagyong pandemya. Pinapalalahanan din nila ang mga motorista at ang publiko na patuloy na mag-ingat at kung kinakailangan ay huwag na lumabas sa tahanan upang makaligtas sa Bagyong Julina. Ang mga panganim ay humapay na. Kita nyo yan, mga puno o mga halaman. Humapay na itong mga okra, ang kulay yan. At ayan po, napakalakas. Tumbusa na rin tayo dito. At mula po dito sa Barangay Poblacion 2, ako si Rex Del Rosario. Paghahatid sa inyo ng mga balita kasama ang mga field reporters. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. God bless. Mabuhay po kayong lahat.